Samantala, oversupply sa itlog nararanasan sa bansa ayon sa SINAG. Ang detalye, ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, sa ngayon patuloy ang pagbaba sa presyo ng itlog sa iba't ibang pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Araw-araw, 15,000 piraso ng itlog ang nakukuha ni Mang Armand Fernandez sa kanilang poultry farm. 70% rito ang idinideliver sa iba't ibang bayan sa probinsya. Habang ang mga natitirang itlog, direktang dinadala sa Malimgas Public Market sa Dagupan City para ibenta. Nararanasan daw ngayon ng oversupply sa itlog ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Kinumpirma ito ng ilang egg producers. Dahil sa dami ng supply, bumaba ang presyo ng itlog ngayon. Mula noong pagkatapos ng New Year, bigla nang pababa na yung presyo. Oversupply na naman tayo sa egg. Mm-hmm. Yeah. So, wala rin problema sa chicken, walang problema sa egg. Naglalaro sa 5 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos ang kada piraso ng itlog. Pero posibleng bumaba pa hanggang 4 na piso ang kada piraso ng itlog. Yung mga maliliit na mga medyo mababa ang presyo. Hanggang hanggang March na siya, hanggang summer na yun. Diretso na yun, mababa na siya. Malaking bagay po kasi unang-una itong pinakamadaling baon ng mga bata. Tapos pagmura, hindi ka mahirapang i-budget yung... Nakatutulong daw sa pagdami ng supply ng itlog ang nararanasang panahon sa ngayon. Bali yung ganito po kasing temperature sa atin na medyo malamig or mas presko, mas komportable po yung ating mga manok po or yung mga layers po natin. So mas madali po sa kanila mag-produce ng itlog compared po pag sobrang init ng panahon na stressed po sila, so mas mababa po yung production. Samantala, dahil sa malamig na panahon, nagpaalala ang otoridad sa mga poultry farmer na regular na i-monitor at painumin ng vitamins ang mga alagang manok para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Chris, sa monitoring ng SINAG, karamihan sa supply ng itlog sa ngayon ay nagmumula sa Region 1, 2, 3 at maging sa Region 4. Ipinaliwanag naman ng SINAG yung dahilan kung bakit nakaka-experience tayo ng oversupply ng itlog dahil noong September 2023 ay marami sa mga poultry farmers ang nag-alaga ng manok. Dahilan para ngayong January ay sabay-sabay yung pag-harvest ng itlog. Ayon sa SINAG, ngayong first quarter ng 2024, walang nakikitang problema sa supply ng karne ng manok at maging sa supply ng itlog. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.